Okay, good afternoon, teacher everyone, and welcome to my IPM DD1 class. So please say present once you are in. So good afternoon, Belasbas. So tell your classmates, so we will start in a moment. So at 2:15, we'll be closing our attendance.
Ayan, nanajud si Peter Magdente. So, congrats, Peter. Nabaksina na jud. So, di po kumpiyansa maglaagla aga. Kaya na pa na yung side effects, jud. Ayan, nanajud si Dumaran. Welcome aboard, DJ. Pakpakan. Kailangan si Magre, ay, na, vaccinan si Magbente. Hey! That's... We still have 3 minutes before time mag-start. Yes, mahabol pa si Pulot. Okay, just want to ask talaga, to be honest, sino dito wala pang installed na Photoshop? Kasi mahirap pag you're watching my live, then wala pa yung ano, wala pala, wala kang laptop at may laptop pero wala naka-install. Tapos, wala talagang laptop at wala Photoshop. So, may know, sino dito? Okay, si Def. I no Ben. Habol lang, habol, habol. So after this one, yeah, we'll have our activity kasi, no? So, it's already 2:15, so we will start now our class and attendance is closed. So once again, good afternoon everyone and welcome to our ITM GD1 class. Yeah. Thank you sa palakpakan.
So this afternoon, we'll be discussing, as continued to our discussion last Thursday. So it so happened that on a Thursday or Wednesday ba yun, we have our new schedule. So wala na po tayong TTH. So it was transferred to 10 to 11. So I hope 10 to 11 MWF. So I hope okay lang din sa inyo, no? Okay. So this afternoon, we'll be discussing about the lasso, the eraser, and paint bucket tool. No? So, eto, tawag ito. So, we're done with the move tool, the rectangular tool, and the text tool. No? So, this afternoon, another, ano naman tayo, activity or tools. So, every meeting, at least, we have three, no? Three tools na itong i-familiarize para next time, no? Then, we already knew how to open din and to create a new file and to save a JPEG file and as well as to a RAW file, okay? So, this time, let's just open any, any size will do. So, I'm using the A4 size, which is 8.27 by 11.69. Of course, set the resolution to 300. Always remember that one, ha? Okay. Ayan. So, first, sabi ito, let's have muna the lasso tool. Then, followed by eraser and paint bucket. Now, si lasso tool, ang shortcut keys niya is L. Ayan. L, ayan. Or, punta natin dito. Ayan. So, nasa three types. No, si lasso tool, polygonal lasso tool, and magnetic tool. So, what's the difference between the three? Okay. So, unahin muna natin si lasso tool. But before that, I want you to get image on your file. Any image will do, or pwede po screenshot. No? So, ayan. Magkuha sa ako ha. Any image. Saan ba dito? Huwag yan at mukha ko. Ito na lang. Wala din. Picture, any pictures po. Get any pictures. Yan, wala pang picture. Bakit wala tayong picture dito? Ito daw, tingnan natin. Oops, this are, ano man. Ito eh. Saglit na ha, I'll get one sa ano lang, internet, sa Google. Yeah, hindi ko naman talaga idol to si ano. Okay, wait. Ito. Ito si The Rock. So how we have picture si The Rock. Right. Sige, pangalan tinood ni The Rock. Nagdagi siya makapi. Okay, di siya makapi. So or mag-print screen kayo. So, ayan. I'm using print screen. Kasi ayaw niya mag-copy. I don't know why. Ayan. So, kung ayaw niya mag-print screen or mag-lagay kasi nasa background, so, mag-create kayo ng new layer para malagay. So, ito na.
So this is Dirac. So our very own yeah. Hindi si Batista pala yun, hindi pala si Dirac. So again, I will use lasso tool. So this tool usually use ginagamit siya in editing photos like cutting the edge of the photos, no? Getting all the backgrounds, then ibilin lang ning main pictures. Like for example, kani buhatan do na tuk event ni si Darak. So since I uploaded a picture, I mean, yeah, downloaded, copy the picture. So gawan daw natin to siya ng poster. So now to zoom, pwede ang zoom. We have control plus or alt na lang. Alt scroll up para mag-zoom or alt scroll down to zoom out. Then pwede din yung di magana na. I think may control. Ayan. Okay. Then, if you can see, na-move na ko ito siya, no? This one. Clicking the space bar. Space bar, no? Then, i-prolong lang yung space bar, dili buyan, then i-move ninyo anywhere from side to side. Okay? From side to side. So, okay, let's start with the lasso tool. Ayan. So, si lasso tool, tatanggalo na ito ang background, ha? Si lasso tool, ang gamit niya is, ayan. Ang kaibahan ni lasso tool is ikaw mismo ang mubuot o asa. Ayan. So, ang starting point, always remember kung asa yung starting point. Ayan. Then, mo connect ni siya, broken line. Pasabot ana, na-connect ni mo ang starting point and end point ni mo sa ibang lasso tool. Then, pag once nag-broken line na siya, you may delete it, the background. Ayan. Then, ato ka sa select, then, deselect. Para, tanggalo ng, kanang broken line. Or, nasa shortcut key, control plus D or control D mo na deselect. Okay. Kuha. So, mo na sila sa tool. Again, sila sa tool, pwede ni mo siya, oh, ikaw makabuot asa. Ayan. Ayan. No? Pwede siya mapili. Ayan. So, usahay po, mo automatic na siya connect from starting point to the end. No? Okay. Sige. So, ang itong i-delete. One moment. Okay. So, money siya si lasso tool. Next, we have this polygonal tool. Kung si lasso tool, kay permintira siya, kanang any direction siya, no? Then, so, mapansin ninyo, giring-giring akong pag-edit, no? Ayan. So, si lasso tool, straight line siya. Ayan. Pwede na to siya, mas straight line. Yun. Then, always remember ang starting point to the end. Ana. Then, delete. Then, to deselect, control D, ayan. So, mas limpyo ang agi ni at saman siya ni polygonal, no? Kontra ni lasso tool na usahay, hindi mo matunong og butang, no? So, mo ni si polygonal tool, straight ayang agi. Pero of course, naman dito ang sahay na dili siya pwede straight. For example, ito ang iyang panga. Di ba? Ayan. So, naa si magnetic tool. Kani si magnetic tool, iyang kaibahan, ayan.
is iyan ang pangitaon or automatic makita niya ang edges. Ayan. So, magbutang kang starting point, then automatic na siya mubutang. Ayan. So, diretso niya ma-find out kung asang edge. So, again, always remember ang starting point. Ayan. Tuyok lang nato kay background man eh. So, atong tuyok kun, hala, tuyok, tuyok, tuyok. Ayan. Then, atong i-delete. So, ayan. So, natanggal na nato si title. Select, select. Ayan. Ang background ni Darak. So, mapansin ni mo na siya yung somehow. So, pwede man natin siya edit. So, other shortcut key po, for example, para di kasi ipindot nila to lasso tool, to polygonal tool, pwede ra shift L. Kaya ang shortcut key man sa lasso tool is L. So, shift L. So, kani siya, mo siyang lasso tool, polygonal, and magnetic. Para di na kasi i-click dere. So, we will try to construct ang panga ni Darak. No? Ayan. So, para dili siya murag na iburot. Ayan. Ayan. So, napayang liog gamay. Okay. Usually, mamali magutag edit dyan. So, ato lang tarungon. Ayan. Either delete or control. A backspace rather. Ayan. So, okay na. Arang-arang kontra kanina, di ba? Okay? So, ayun. Mauto siya ang gamit sa lasso tool. So, simple na kayo, no? Then, we go with eraser. Ayan. Eraser. So, na si eraser, ang shortcut key ni eraser is E. Okay, eraser. So, na siya ay, ano, to look at type of eraser, we have eraser tool, background eraser tool, and magic eraser tool. So, on say difference. So, first, ang eraser tool. So as you can see, dako kayo siya, no? Kani ako, pwede po niya siya ang brush. Ayan, ito. So, to resize it, ayan, i-zoom ko muna. To resize, kanibitang ang open bracket and close bracket. Diya na keyboard, na key. Para ma-resize na to. Or, right-click tayo. Ayan, right-click. Tapos makita na to ang size. Ayan. Size sa itong brush. Then, underneath niya, na yung mga different brushes type. No? Ayan. So, pwede po na nimo gamiton. So, usually, pag ganito pictures, no? Kasi ang edges yung importante eh. Di ba? So, ang edges dapat mo nagpa-fade siya gamay. So, gamitan nato niya siya kaning soft round pressure size. Or, usually, matawag rin nato niya siya na ano, kanang blur. Blur. Blurred siya ba? Blurred. So, blur brush. So, select na, then enter. Ayan. Nagahang akong mouse. So, ato ta sa edge sa atong picture. Then, delete na to siya. Yeah. Please check ang opacity. Ayan, maundelete kayo siya, maundelete kayo ang opacity niya. Then, of course, remember ang layers na naselect ha. Ayan. So, balik ko erase. Ah, okay. Baka may, di siya mabura kay namurag na yata ako. Ayan. Awa, sige ko erase dito. No? Tapos, di na ako siya ma-erase. Kaya pala, mayroon pang na-select dito. No? I-deselect na ito na. Kaya pasabot magod ato, dire na ta pwede maka-erase.
No? So, i-control D na to para ma-deselect. Sige. Anyari. Ayan. So, for example, aning dalungan, dili kayo siya tarong pagka-edit. So, ato siyang i-gamitan o eraser. Ayan. So, nawala na. So, i-balance dyan mo. Ayan. Okay, okay na. So, for example, kaniyo. So, ato siyang tanggalon using eraser. Then, ang brush niya is katumbler. Ayan. Then, kanipang sa taas. So, hago yun siya gamay, no? Morning kakuti. Ayan. Pwede nang padakuan ang brush kung confident na yun ka. Ayan. So, morning ka tong sa blur. So, pwede po din kaning hard round. So, mas dali ni siya gamitin. And automatic, ayan. Ayan, oh. Mailhan ninyo ang kaibahan, no? So, kung kaning sa hard round, kuha nyo siya. Erase kung erase. Kung katong na i-blur, delete siya automatic mag-delete. Napa siya ni blur ang kadali ayang kuan. Ay, kanang iyang gilid bitaw. Magpabilin siya na blur. Okay? Next. Naka-follow ba? Sige daw, pag-erase daw mo diya sa inyong example. Paabot ko mga 3 minutes. Kasi pas-pas na kayo ko. So, let me know if nakahabol na mo sa eraser tool. Okay, nakahambol ba? Say yes please so that maka-move na ako sa uba na ano, eraser tool. Okay, I think busy pa kasi nga nag-try pa. So next, we have this magic eraser. Set aside mo natin itong background eraser tool, no? Ito magic eraser tool. Unsay difference? Okay, thank you, Mizumi. So, kanin si magic eraser tool is that piliun niya kung unsa tong kakulay. I mean, same color. No? Shall we say this one, ang background niya is gray. So, since most of the color here are commonly gray, so, pag gamitin nato ng magic eraser tool, ayan, so automatic i-resuntal niya ang somehow ka-color niya, no? So ayan, patining sa ulo na erase. So ato na siyang i-control Z to undo. So ang technique ana is kailangan sa dyan gamitan of either lasso tool or magnetic tool. Ayan. Para mas dali, or I mean, yeah. So, maura to siya, no? Ang kaibahan sa eraser. Sa eraser o sa magic eraser. Kaning background eraser tool. Okay, kaning background eraser tool, nani siya set up sa ano? Diri sa taas, pilian ning i-click ning center bitaw sa settings niya. Then ipili ning discontinuous, no? Then same atong sa kung kani sa ano, background magic eraser tool, automatic niya diliton. Well, kani sa background eraser tool dili. So usually mo po ning gamit pang-delete sa kaya ng background bitaw sa strand sa buhok. Kaya gusto niyo mo i-sustain ang strand sa buhok,
use this background eraser tool. Tapos, i-set up lang diri ang sa iyang setting sa taas, no? Then much better ang gamiton po na ni dili tong hard na eraser, no, katong sa brush tool, katong blur, para pag delete ni mo, okay siya. So ito, I'm sorry, nagahang na din ako yun, like kanina pa nag open. Okay, awa, let's try ha, makita ninyo akong ano, akong brush, i-zoom ko na lang. So, sa akong paggamit, aning, ayan. So, ayan. So, delete dahil siya, tanto mo, delete. So, pwede na to i-set up dire sa, ayan, tolerance para di kayo siya mo, delete. Ayan. Pero nindot din siya pantanggal ni siya og background tas gusto nimo gamiton ay kanang ipabilin bitaw strand sa buhok. Ayan. Oops. So far na delete o nahamis na inon si ano. Darap. Okay? So mo na siya ang different sa eraser tool. Ayan, magic eraser tool. So, now let's try muna. It would be nice. Madilit ng goodly siya. Hindi na mabak. Makontrol si. So, careful mga kayo. Usahay, dilit na kayo siya. Makontrol si. Ayan, anyways. So, eraser. Ayan. Oops. So, for example, dito. Dito, oh. So I would like to use this magic eraser too, but it's so happen masama o patitinga. So ang gamitin na lang talaga is itong magnetic tool. Yung nagmamadali ka ba? Then i-delete mo lang talaga 'yan, ayan. Then i-select saka ka pa gagamit ng magic eraser tool, but still ito pa rin. So, dapat. Ayan. Ang hiyunes magunya magkaparehas pag may down. I will try to erase. Nagihapon rin, oh. Na-edit pa dyan dato siya. Ayan. Roti. Eraser. Ayan. So, okay na. Eraser pa pala sa taas. So, okay na. Nakahabol ra. Naghang to yung laptop. Na, sorry, uring. Pwede ko yung makuha na, ana. No? For a while, ha? Ay, four pala. Sorry, son. Ito, eraser. Eraser na ako din sa taas using the eraser, katong normal na eraser. Kasi I only need this ulo or mukha ni Darak. Ayan. Ito pa pala kasi oh, may ano pa. Oh, kanya. So, pwede po nato siya, for example, di ba, eraser, I'm using eraser, ganyan. So, para gusto nato mas straight nato atong katong akong ibuhat. So, mag-click ka dire. Pag-click ni mo, dilibuyan ni mo yung ano, daliri. Then, hold sa shift. Click ang shift. Ayan. Tapos, pwede na dilibuyan ni mong mouse. Cursor. Then, click ka dire. But remember, ayaw buyi ang imo
finger sa shift, then click ka dere, ayan, para mas straight na to ang, so, yeah, we have a straight line na pag-delete, no, or pag-erase, ayan. Okay, so nanatay clear photo ni Mr. Darak, ayan. Okay, now, dato siyang gamitin move tool. So, of course, gusto na to na i-background. So, click na to ni background, ayan. So, mapansin na to na ang kaning, ano, wala na i-background, no? So, i-click na to ni background, butangan na to siyang color. So, create a new layer. Then, we have this paint bucket tool. So, na siya ay tulog kabuok na klase. We have this gradient tool and paint bucket tool o 3D material drop tool. So, sa paint bucket tool, ayan. So, always remember ang imong layer ha, basi mamali kag ano, select. Ayan. Then, i-click, pili tag ano, color. Kung contrast din sa insanina, okay, red gihapon. Then, i-click lang, ayan. Automatic siya mo hatag o color. No? Plain color lang siya. Or ito. Then, dito sa color palette, mag-search taong mas nicer na color. Ayan. So, ganyan. Next is ang gradient. Saan yung gradient? So, sa gradient, tendency, there are two colors na pwede mo siya makombine, no? Pero meron dyan talagang maraming colors, pero it's up to you kung kabalo ka mo combine of colors, no? So, right, family of blue, family of red. So, dito sa ibabaw, ayan, sa setting niya, kaning third, this one. So, double-click lang. So, natay gradient editor. As you can see, I have my ano types of gradient. Kaya pwede na to ni siya i-download, no? So maybe mamaya we could yeah, download it. O pwede na mo mag-search, but for now, ang default niya, may default man na siya, no? Wait ha. So like this one, gusto na ko ni ayan, ito. From dark color to light. Kasi nga naman, pangit naman din kung puros dark color itong nasa likod ni Darak. So parang hindi siya buhay, wala siyang buhay kasi static nga na color lang, no? Plain color lang. So para to make it lively, blend na to siya color, which is ang red, dark red to light red. Okay. Then click OK pag yan na siya, no? Default lang to. Then, ang paggamit ng gradient is a starting point, for example, sa taas. Click ko diha. I-click, dilibuyan. Hantod. Asa to ni muna. Gusto eh. And, ayan. So, makita ni mo, ang starting point na ko karon is ang dark color to light. So, makita na to karon. So, dili na siya dal tanawon kay plain color naman ito kaganina. Karun, kailan na siya ay parang mix sa color from dark to light. So, pwede po pabaliktad. Ganina, bottom, top to bottom, nauna ang dark to light color. So, pwede po bottom to top, ayan, nauna ang dark color, then to light. So, pwede po din sa side, tumunang gamit sa gradient. Ayan. So, mas maganda yung kanina, nasa taas, ayun. Okay, dark color man yung si Darak. Okay? Then, pwede po dinis the color. Saan pag-inis yung color? So, here is the ano gradient type. Nasa na siya solid o napo siya noise. So, sa solid muna tayo. Then, click this one. Kanina itong ano. Ay, yeah. Parang arrow, then i-click ni, select a color, example, blue. So, piliin ako dark blue, or you can memorize the, ano no, hexadecimal, ano sa color.
Then, click OK. Then, ayan. Ito. Blue. Basta mix na siya to violet, to indigo. Then, red, o oh, red, violet. Tapos red. Sige, kanina, mag-nindot niya siya na color. So, we will try muna asan yung ano. So, nagka-nindot na siya. Ah, ayan. So, pangit man, wala man siya. Ah, ay, ito. Pwede. Dito ang blue. Ito yung. So, okay na siya kay miss. Di man siya mismatch kasi na ay blue. Tanaw yung sanina. Na ay ang iyang quilly blue. Then white. Then red. So, pwede na kayo. Pero ka, kan mas nindot na yun ito kaganina. Katong black. Ayan. Ano lang para as much as possible po. We go with the simplicity. Okay? So, okay na? So, kabalo na ta mo gamit sa gradient. Let me know daw if nakatry mo sa gradient. So, careful lang po mo sa paggamit sa gradient ha, kay base na mag-uusahay na dili siya needed jud no sa pag-design. So, again, it's up to the client po dyan. Pero as much as possible, tagaan dyan nato sila o mga simple output. Simple output, yet pwede siya ipaglaban. I mean, it's competitive sa other design, no? So, okay na. So, kabalo na tayo gamit sa ito, we have the lasso tool. So, sa lasso tool, we have the polygonal, magnetic, and yeah, lasso tool. Then, we have also this eraser. So, magic eraser. Katong isa, di man po na ako ito usually ginagamit. No? Gagamit na yun ako pag mag-edit itong nawong, no? So, sige ito, I could not even memorize. Yeah. The eraser tool, the background eraser tool, and magic eraser tool. Then lastly, we have this gradient tool and paint bucket tool. Can in 3D material drop, I'm not really used to it kasi nga, hindi man kayo siya ginagamit. So, naradyo din sa gradient tool o paint bucket tool, permite. No? Wait sa one moment please. Okay. So now my questions. So, asa na itong live? Nalugat akong phone, hindi ko kabasa sa queries. Okay. What's wrong with this? So, okay na? Okay na? So, wala ang katanungan? Yeah. So,
So lagyan natin ng konting ano ha. Diba we have we learned already the text. Okay, thank you so much. I really appreciate your claps. So ayan, so like for example, ano the rock. So lagyan natin ng text, no? Para mas kumpleto yun yung ano ba, yung ginagawa natin na poster. Wow, kasabay sir, kayo naghang ako laptop pero nakasabot ko sir. Okay, no problem. Ayan, si The Rock. Ay, isa pa, pangalan din niya. Ayan. So, always, ano ha? The simplest thing, ano no? So, stay it, ano na talaga, simple. So, there up. Ayan na. Pwede na siya pang poster. So, magdepende po lagi kung musugot ay mong client, kung ana lang. So, gusto niya kung simplicity lang dyan, no? As much as possible, minimalist lang nyo tayo. Then, konting ano lang, shall we say, the I coming soon. Coming soon. Ayan. So, salina ko daw ni atong gihimo saya ha. Mura mag movie poster siya. Yes, mura yung itag movie poster, no? So, mura tayo naghimo ano, movie poster. Ayan. So, ayan. Nanata, ayato ra, ayato ka simple. So, pwede na ito nibalik yung $150, $250. So, magdepende po na, no? So, at least, you know now how to use those basic tools, no? Kasi present, sir, bagay. Wala pa man ta bagay, asa man ka bagay na klase. please bear with your, ano ha, with your schedules. So, that's it. So, this time, if you're really doing it, so I'll be posting sa Canvas. So, yeah. Any picture will do. So, let me see if nakagawa kayo ng poster. No? Yes, we are doing now the poster. No, the quickest as much as possible. No? And the simplest among the simple. So, ayan lang. Nanatay ano? Nanatay poster. Sabi pa nga ni Hikaru. Okay? So, I think that's end our session, and I'll be posting. Thank you. So I'll be posting. Thank you sa clap. So I'll be posting again sa Canvas yung ginawa niyo this afternoon until ano oras na yun? Until 5 p.m. lang ha. So ipo-post ko na sa Canvas. So again, thank you for coming. So I hope you learn now how to use the lasso tool, the paint bucket, and the eraser tool. And for those na may advanced na talaga at marunong na, just wait for a while. Magtatapos na tayo sa pagturo ng mga basic Photoshop tools. So I know may iba sa inyo na marunong na talaga. So we'll wait para lang talaga maturuan natin yung iba. Then later on, pupunta tayo sa advanced. No? So, baka din mayroon kayo makuha na techniques, no? And suggestions of how to design talaga on how to go with the client para ma-approve yung design mo. Okay? So, wala nang questions? So, wala nang questions? So, I'll be sharing the screen. Okay, if wala nang question, so thank you for coming in. So see you on Wednesday for our ano. Okay, bye for now.
Yes, JPEG ang ipasa.